Sa video na to, pag-uusapan natin ang kita ng mga magsasaka sa pagtatanim ng palay. Simula nang ma-implement ang rice tariffication law ay bumagsak na ang bilihan ng palay at nagtriple na rin ang presyo ng abono, kaya umaaray na ang ating mga magsasaka. So para malaman natin kung may kita pa ang mga magsasaka sa pagtatanim ng palay, iisa-isahin natin ang mga farm activities mula sa land preparation hanggang sa harvesting at ang corresponding na expenses niya. So ito po ay nakabase po dito sa expenses namin dito sa Davao de Oro. So sisimula natin sa land preparation. Ang land preparation dito sa amin, ang package is 5,600 pesos ang pinakamura. Ito po ay mga makinarya ng asosasyon, kaya medyo mababa siya ikukumpara mo doon sa private, kasi usually yung private is nasa mga 6,500 pesos na yung kanilang singil. So itong 5,600 na package is isang pass ng rotavator at dalawang pass ng floating tiller, o yung bako kong tawagin dito sa amin. Sa pagpapatag ng lupa, ang rate dito sa amin is usually 700 pesos per hectare. Ang mulisicide, o yung pamatay ng kuhol, ang isang box ng shurkil is pag utang is 1,080 pesos. Yung binhi, ang competition natin is nakabase sa direct seeding or yung sabog tanim. Yung seeds na kailangan natin is 80 kilograms lang. But ipagpalagay natin na yung 40 kilograms ay nakatanggap pa ng libreng binhi from RCEP, yung seed program nila. So yung 40 kilograms na lang yung bibilhin mo. So ang 40 kilograms na certified dry seed dito sa amin is 1,700 pesos. Sa pagsasabog tanim, ang package dito sa amin is 1,500 pesos per hectare. Then after ng ilang days is mag-apply tayo ng pre-emergent herbicide. So ang ginagamit namin dito is Sofit, 1,100 pesos pag utang. Then ngayon punta tayo sa yung kung saan pinakamataas yung gasto natin, pinakamalaki yung gasto natin is yung abono. So ang computation natin nakabase ito sa usual na recommendation, which is 4 na sako ng complete at almost 4 bags ng urea. So yung complete fertilizer dito sa amin is 2,650 pesos ng sako times 4, that is 10,600 pesos. Ang urea naman dito sa amin is 3,000 pesos per bag times 3.75 bags. Ang total is 11,250 pesos. So sa abono pa lang for 1 hectare, kailangan na natin ng 21,850 pesos. Ang susunod is fungicides at insecticides. So nilagay na natin dito is 5,000 pesos, kasi may mga season naman na mababa talaga yung population ng peste, kaya halos hindi na tayo nagbubomba ng mga pestisidyo. At may mga season rin na yung 5,000 pesos mo is kulang na kulang yan, kasi mataas yung population ng mga peste or mataas yung kaso ng mga sakit sa ating tanim na palay. At yung tubig, bayarin sa tubig for maintenance is 1,000 pesos. Ang susunod is magkano yung napupunta sa harvester or yung share ng harvester. Dito sa amin is usually 11% yung kinukuha ng harvester. Pagpalagay natin na sa computation na ito is umani tayo ng 100 na sako, isang daang sako, sa tag 60 kilos yung isang sako. So may 6 tons tayo. So sa isang daang sako, 11% ang pupunta sa harvester, 11 sacks. So dito sa amin ang bilihan ngayon ng palay is nasa 16 pesos na lang. So yung isang sako is magbebenta mo yan sa halagang 960. So times 11%. So yung harvester is may share siya na 10,560 pesos. Then punta tayo sa maintainer. So ito yung maintainer, ang sitwasyon ng field is ang nang sakahan is may maintainer siya. So ito yung maintainer, siya yung katiwala or nag-aalaga sa palay mo from dun sa maintenance ng kanal, pagpapatubig, pag-spray, pag-apply ng abono hanggang sa maani yung palay. Ang computation ng maintainer share dito sa amin is yung gross yield natin na 100 sacks minus 11 bags yung share ng harvester. So may matitirang 89 bags. So yung 89 i-multiply natin by 15%, kasi 15% yung share ng maintainer. So may makukuha siyang 13.35 sacks ng palay or 12,816 pesos. At lalagyan rin natin ng budget ng food. Ito yung pagkain ng mga operators during harvesting, snack nila at yung kanilang lunch. So maglalagay tayo ng 1,000 pesos.
base doon sa mga nabanggit ko na mga activities at expenses, so ang total natin na magagastos sa 1 hectare na palayan is 63,906 pesos. So ngayon pupunta tayo sa ating gross income. So may naani tayo, papalagay natin na 100 sacks times 60. So may 6 tons tayo. Tapos ang buying price ng pare dito sabi ngayon is 16 pesos. So may gross income tayo na 96,000 pesos. Papalagay natin na umani tayo ng 100 sacks, hindi siya tinamaan ng mga peste. So yun yung ating gross income, 96,000 pesos. Ngayon ibabawas natin yung ating total expenses na 63,906. Ang matitira na lang sa rice farmer is 32,094 pesos. Yun yung kanyang net income sa almost 4 months na pag-aalaga sa kanyang tanim na palay. At dahil dalawang beses lang tayo kapagtanim ng palay sa isang taon, yung 32,000 na kita mo net income is yun yung kita mo for 6 months. Ang yung kita na 32,000 pesos ay mababawasan pa yan pag ikaw ay isang tenant dahil magbibigay ka pa sa may-ari ng lupa. So may kita pa naman sa pagtatanim ng palay, kaya lang isa napakaliit na. Hindi kagaya nung dati na yung kita natin is malaki pa doon kaysa pera na ipinuhunan natin sa isang hektarya. At yun lang po para sa video na to at magandang araw.